Lokatitas, magandang buhay! In this video guys, ay gagawa tayo ng butter cookies. Butter cookies na. So, ang ingredients niya guys ay ilalagay ko sa description. So, pakicheck na lang guys ha. Okay, intro pasok! Guys, ito yung mga ingredients sa butter cookies. 100 gram butter cup, 1 cup all purpose flour sifted, then 60 gram white sugar plus 1 tablespoon white sugar, 1 egg yolk, 1 teaspoon vanilla essence, 1 half teaspoon salt, 2 tablespoon Nestle cream, and 1 tablespoon cornstarch. So guys, let's proceed. Okay guys, let's start. So ang una natin gawin is gamitan natin itong mixer, itong ano, i-cream natin yung butter cup. So dapat soften siya guys, no, yung hindi galing sa freezer. So i-soften natin siya dahan-dahan lang guys, baka matapon. Ano lang, baka yung pinaka mahina nito. Ayan, after that, isunod natin ang sugar. White sugar. Ganun muna natin. Isunod natin ang white sugar. Tapos yung 60 gram na white sugar, tapos yung 1 tablespoon na white sugar. Ayan, so i-fold natin ng ganito. Dapat ma-mix na yung sugar para hindi siya matapon pag gamitan na natin ng mixer, no, para hindi siya matapon. Ganun, i-fold nyo talaga siya guys, i-mix nyo sa ano, i-mix nyo siya lahat sa butter cup para pag ano natin sa mixer, pag mix natin sa mixer, hindi siya matatapon. Okay? Ayan. Okay. Ayan. Mas maganda gamitin ang spatula guys, para matanggal lahat ng mga mixture. Madali matanggal. Hindi ka mahihirapan. Ayan. Tapos, gamitan ulit natin ang mixer. Mahina lang guys. Tapos isunod natin ang ano, ang asin. Okay? Ang asin, ang Nestle cream. Ayan, isunod natin siya. Tapos, ang vanilla. Tapos, ang egg yolk. Okay. Tapos, i-mix ulit natin gamit ang mixer. Ayan. Mix ulit natin gamit ang mixer. Dahan-dahan lang para hindi matapon. Okay, then isunod natin ang dry ingredients, all purpose flour. So
So, sifted na to siya, guys. So, 2 times natin ilagay, no, para hindi tayo mahirapan. Later na tong iba. Tapos, ipold mo muna para hindi matapon, hindi mag, ano, ang tawag dyan, magtalsikan yung flour. Okay, so, i-mix nyo muna. Ganun. Kunting mix. Tapos, isunod nyo itong next. Ihalo nyo uli. Ayan. So, isama na natin ang cornstarch. Para sabay-sabay na, guys. Ayan. Kunting ganun lang. Okay, so gamit na tayo ng mixer, guys. Sa walang mga mixer, pwede naman gamitin yung whisk. Pero yun nga lang, matatagalan ka at saka mga ngawit yung kamay mo. So mas maganda talaga gamitin ang mixer, electric mixer. Ayan. Dahan-dahan lang, mahina lang. Ikan. Tapos iganon mo uli. Kunin niyo yung mga mixture na nagtatalsikan dito sa gilid ng bowl. Yun. Ayun. Tapos i-mix mo uli. Mix lang ng mix hanggang sa ma-creamy siya. Okay. Tatalsikan talaga pag ano, guys. Gamit kayo ng malaking bowl para hindi magtalsikan. Okay? Gamit kayo ng malaking bowl. Ayan. I advise you to use a big bowl para hindi mag ano, talsikan. Tapos dahan-dahan lang ang mixer, guys. I-fold nyo uli. Ganon. Ganon nyo uli. Tapos i-mix nyo. Para ma-mix ng mabuti. Guys, maliit kasi ang bowl ko, guys. Kaya I advise you na gumamit kayo ng malaking bowl. Kaya yun, nagsilabasan yung iba. Ayan, okay na to siya, oh. Pero ulitin natin isang beses. So, 3 times natin siya i- ano ng mixer. Kasi ano na siya, ayan, yun yung consistency niya. Ito yung tama na, no? Pero gusto ko siyang ulitin one more sa mixer. Okay na to, guys. Tama na tong ano niya. Consistency niya. Ayan. Ayan na yung consistency niya, guys. Ayan. No, dapat ganyan. Okay. So, babalikan ko kayo mamaya, guys, kasi ipiprepare ko muna yung ano nito, yung cookies pan. Guys, kuha kayo ng baso, yung ganito, tapos kuha kayo ng piping bag. So, ipasok natin itong cream. Itong cream, ipasok natin dito sa piping bag. Okay, so, una nyong gawin is, so, 2 ang gamitin nyo, guys, para hindi siya masira or mabutas. So, ikakat natin siya.
Ganun lang siguro. Ganun. So, ikat natin sa dulo konti. Tapos, ipasok, na, ipasok natin itong nozzle. Kita nyo yan? Oh, yan yung gamitin nyo, guys. So, ipasok natin dito sa loob. Ayan. Ayan, pumasok na siya. Tapos, ipasok natin sa loob ng baso. Ganun. Tapos, so, ipasok natin dito yung mixture sa loob. Ayan po. Ayan po, ayan. Tapos, ayan po. Ayan. Tapos, ayan. Ayan. Busin nyo na. Ayan. Kung kasya lang man, so, pwede na natin ilagay lahat. Ayan. Okay. May natira pa konti. So, ganun lang natin, guys. Para hindi siya matapon. Ayan. 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 Ano nyo lahat? Ganun. Tapos gaganan mo na. So lagyan mo uli ng lagyan mo uli ng ganito, bali para hindi siya matapon. Diba, ganun na siya. Diba, napasok na siya dito. Ayan na siya. So lagyan natin uli ng ganito para hindi siya mapunit. Kasi mostly napupunit pag isa lang eh. Ayan. Diba? So dalawa na sila. Ayan. Tapos, ganun mo guys. Okay, so, wait guys ha. Babalikan ko kayo. Ito yung panagagamitin ko. Tapos, lagyan ko ng parchment paper. Tapos, ganun. Tapos, ano na natin. Ayan na siya. Ganun lang guys, oh. Ganun lang, ganun. Tapos ganun. Diba guys, ganun lang siya. Diba? Okay guys, tapusin ko to lahat muna ha, tapos babalikan ko kayo. Gawa natin guys. So ready na siya para ipasok sa oven. Yan. Okay, see you later guys. Naghihintay pa ako na yung oven kasi pinapainit ko na siya. Papainitin natin ang oven preheat 170 degrees Celsius 15 to 18 minutes. Okay, so check lang natin kasi iba-iba yung function ng function ng oven. Check nyo lang siya mga 10 minutes, pwede nyo na i-check. Okay, see you later guys.